Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mataas na ang sikat ng araw ng magising si Claudine. Hirap na hirap siyang imulat ang kanyang mga mata. Nang magtagumpay siya, nakita niyang nakaupo si Bocho sa tabi ng kama. Pumikit siyang muli at hindi muna kumilos. Kapag kuwan, ay narinig niyang lumabas ito ng kwarto. Pagbalik nito, umupo uli ito sa kama. Inumin mo ito? Napilitan na siyang dumilat ulit. Wala akong hangover. Inumin mo ito? Nakilala niya ang weird concoction na ipinainom dito nito sa kanya noong malasing sila sa Baguio 10 years ago. Tumalima na siya dahil ayaw niyang sumakit ang ulo maghapon. Okay ka na? Umiikot pang mundo ko. Pinalipas nito ang ilang minuto bago siya puwersahang pinatayo. Pagkatapos ay idiniretso siya nito sa shower at pinilit na maliko. Sa takot na baka ito pa mismo ang magpaligo sa kanya, ay sumunod na lang siya sa nais nitong mangyari. Pagkatapos maliko ay nagbihis siya, saka nahiga sa kama. "You'll feel better kapag nakatulog ka uli," sabi ni Bocho. Tumango lang siya. Inantok nga uli siya at ilang sandali pa ay nakatulog na. Malamlam na ang sikat ng araw nang muli siyang magising. Wala na ang sakit ng ulo niya, pero medyo mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Nagulat siya nang makitang nakaupo pa rin sa tabi niya si Bojo. "Bakit ka ba bantay ng bantay sa akin?" "May gusto akong malaman yung sinabi mo kagabi. Totoo ba yun?" Instinctively, hinalukay niya agad sa kanyang alaala kung ano ang posibleng nasabi niya rito na dahilan para pagtsagaan siyang bantayan nito sa loob ng kwartong iyon sa buong maghapon. Kinabahan siya at napatitig dito. Anong sinabi ko?" "Nagbuntis ka noong magkahiwalay tayo." Napasinghap siya ng malakas. Hindi niya matandaan na umamin siya rito. Napatitig lang siya. Saka umiling-iling. "Huwag na nating pag-usapan yun." "Totoo ba?" Bumagsak ang mga balikat niya at sumumpang hindi na siya iinom uli kapag kasama niya ito. "Oo." Sa wakas ay pag-amin niya. "Nabinyagan ba siya?" "Oo. Sa kamigin. Sa musuleyo na ipinagawa ng mga magulang ko." "Anong pangalan niya?" "Andrew. Andrew Martinez." May kamukha man lang ba siya sa atin?" Bumuntong hininga siya, sabay dukwang sa bag niya. Mula roon ay kinuha niya ang isa niyang cellphone. Heto siya. Walang imik na tiningnan ni Bojo ang mga pictures na ipinakuha niya sa mga nurses habang nasa loob ng nursery ang anak nila at nakikipaglaban kay kamatayan. Naroroon din ang mga kuha ng ilibing ito. "Ipinatransfer ko yan noon sa CD, tapos sa DVD, tapos sa PC ko, saka dyan sa cellphone na yan. It comforts me kapag nakikita ko siya. Parang lucky charm ko nga siya eh. Hindi ba ito nakita ni Martin?" "Hindi ko yun ipinakita sa iba. What happened in Camiguin, it was between me and my parents. Kahit ang mga kapatid ko, hindi nila alam na nagbuntis ako at namatay ang anak. Maliit kasi talaga ang tiyan ko noon." Hindi ito umimik. Sa halip ay paulit-ulit lang tiningnan ang mga pictures bago siya muling binalingan. "Would you mind kung hihingi ako ng kopya ng mga ito?" Tumango siya. "Bibigyan kita." Mula nang sabihin mong tungkol doon kagabi, paulit-ulit kong inisip kung bakit hindi man lang sumagi sa isip ko na baka nadisgrasya kita. Bakit hindi ko man lang binalikan si Rina para hindi ka nawala ng tuluyan? Nahihirap ang sabi nito. "Gustuhin kong sisihin ang sarili ko dahil may pamilya na pala ako, pero hindi ko man lang nalaman." Hindi siya tumugon sa sinabi nito. "Na-overwhelm ako sa obligasyon ko noon dito," paliwanag nito. "Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Mojo. Kung may dapat sisihin noon, ako yun. Wala na akong ginawa kundi mag-self-pity at ma-lovesick sa'yo. Natakot ako kung paano ko palalakihin si Andrew nang mag-isa lang ako. Ano pa bang future ang meron ako kapag single mother na ako? All that and other irresponsible things that preoccupied my selfish thoughts. Napabayaan ko ang sarili ko.
hindi ko man lang naisip na kailangan niya rin ako. You got pregnant by an idiot. If that's no cause to worry, then you're crazy. That was 10 years ago. Hinamig niya ang sarili. Please, huwag na lang nating ibalik ang lahat. Diba, sinabi mo naman noon na ayaw mo nang ipaalala ko sa iyo ang bagyo? Well, huwag na natin itong pag-usapan dahil... Napahinto siya sa pagsasalita para pigilan ang kanyang luha. It hurts, Bojo. Nasasaktan akong isipin na wala na siya ngayon dito dahil ang daming bagay na sana ay naiwasan noon. Claudine, na nagawa pa niyang umiti palagi kahit hindi okay ang nararamdaman niya. Humagulhol na siya ng tuluyan. Niyakap siya ni Bojo ng mahigpit. Yumakap din siya dito. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa marinig niyang sinasabayan na siya nito sa pagtangis para sa anak na umulila sa kanila. Matagal nilang pinagsaluhan ang mga sandaling iyon ng pagluluksa. Pagkatapos ay humiga sila sa kama. Magkayakap pa rin. Hindi sila nagsasalita. Just sharing the moment of utter sadness for the boy that should have been theirs. Hindi siya iniwan ni Bojo sa buong magdamag. Pagkagising ni Claudine kinaumagahan, binati siya ng 10 punpo ng red roses na nasa side drawer ng kanyang kama. Natigilan siya. Wala na si Bojo sa tabi niya. Naramdaman niya nang iwan siya nito nang malapit ng mag-umaga. Hindi siya natumanggi dahil alam niyang kailangan din ito ng panahon para mapag-isa. Nag-shower siya ng matagal bago lumabas ng kwarto. Nasa labas na si Hiling at kausap ang babaeng palaging nitong sinusundan-sundan sa villa. Hindi na niya ito tinawag ang alalay. Nagtungo siya sa kusina at naghanap ng cereals para almusalin. Dahil halos hindi siya kumain ng nakaraang araw, natakot siyang mabigla ang tiyan niya kaya iyon lang muna ang kinain niya. She felt much better nang malamnam ang sikmura niya. Palabas pa lang siya ng kusina nang pumasok si Hiling sa loob at nagmamadaling lumapit sa kanya. Ma'am! Ma'am! Oh, may ibabalita po ako sa inyo. Ano yun? May babae raw hong dumating sa villa kanina. Nagpakilala raw ho na siya ang asawa ni Sir Bojo. Ha? Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Oho ma'am, saka hinahanap daw po kayo kanina. Ha? Napakunot noo siya. Sino ang babaeng iyon at bakit siya hinahanap niyon? Sabi raw ng mga lola sa villa, huwag daw ho kayong lalabas ng cottage at sila nang bahala sa talipandas ng babae iyon. Hindi siya nakasagot. Nang makahuma ay nagmamadaling nagtungo siya sa bintanang nakaharap sa villa. Nasaan ba si Bojo? Ipinasundo po sa plantasyon ng kape ma'am. Anihan daw ho kasi ngayon. Parating na raw ho siya. Shit! Bakit naman sumayba ang panibagong gusot na iyon? Nagpabalik-balik siya sa kabuuan ng sala habang nakatayo lang si Hiling at pasilip-silip. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Binasa nito ang message na natanggap. Ma'am, naroon na raw si Sir, dumating na. Napatigil siya sa pagparoon at pagparito. Nagkanda haba-haba ang leeg niya dahil nihiling sa kakasilip sa bintana. Pero wala silang makita dahil nasa likuran sila ng mansyon at ng extension house ni Don Valentin ang makikita mula roon. Ano na kaya ang nangyayari? Natetense na talaga siya. Saka naisip na sa wakas ay malalaman na rin niya kung sino ang babaeng iyon at kung sino ang nasa likod ng kawalang hiyang iyon sa kanya. Napapasok siya sa loob ng kwarto niya at nagpalit ng mas maayos sa damit. Paglabas niya ay sinasalubong na siya ni Hiling. Ipinapasunduho kay ni Sir Bojo papunta sa villa. Hindi siya nag-atubili at agad siyang nagkunguroon. Shock! Iyon lang ang naging reaksyon ni Claudine nang sa wakas ay magkaharap sila ng babaeng nagpanggap na siya. Si Stella ang pinsan niya. Matalim ang mga mata ng pasulyap-sulyap na si Lola Juana sa unwelcome visitor. Nagpupumilit ang babaeng ito na siya raw ang asawa ni Bojo. May ipinakita pang mga litrato na ikinasal daw sila. Nang hanapan naman namin siya ng ID, iba ang pangalan niya. Ano ba namang kaguluhan ito? Sabi nito habang nakaismid at mabilis ang pagpapaypay ng iba pang lola sa loob ng villa. Tumikim si Bojo. Lo? La? Pwede ho bang kami-kami lang munang mag-usap dito? Halina nga muna kayo at hayaan natin silang magkalinugan. Yaya ni Don Valentin sa mga matatandang babae. Hindi nakakatulong ang panggugulo natin dito.
Kahit labag sa kalooban ng mga pinsan nito, ay napilitang magsitayo ang lima saka nagtungo sa likod ng bahay. Naiwan sina Claudine, Bojo at Stella sa katahimikan. Siya ba ang babaeng pinakasalan mo? Sa wakas ay tanong ni Claudine. Hindi ko... Napanguso ito, sabay buga ng hangin. Well, malaki pa rin ang similarity. Nagpaayos lang ako ng konti ng ilong at misngi. Nothing has changed. Malambing ang tinig na sabi ni Stella. Naningkit ang mga mata niya sa pinsan. Ikaw ang gumamit ng pangalan ko nun? I'm sorry. Natakot kasi ako sa responsibility. Pero gusto ko namang magpakasal talaga sa kanya. Tapos iniwan mo siya as soon as the festivity was over. What can I say? Kung sasabihin ba sa'yo na dadalhin ka sa isang lugar na hindi mo alam kung may toilet paper, sasama ka ba agad? Pero bakit pangalan ko ang ginamit mo? I presume na ikaw rin ang nagpapadala ng marriage contract na yun sa opisina. Nagkibit balikat ito pero hindi umamin ng diretsahan. How could you? Gusto niyang magalit dito pero hindi niya magawa. I'm sorry, okay? Nang mawala ka sa office ng matagal, nag-worry na ako sa'yo. Kaya hinanap kong asawa ko. Alam ko dito kita matatagpuan. Ngayong naririto na ako, you need not have to worry about anything. Ako nang bahala kay Bojo. Kung naghahanap ka ng mga pruweba, heto, kunin mo ang mga pictures namin. Sa'yo na lahat ito. Iniabot nito sa kanyang isang lumang album. I'm sorry if I've caused so much trouble. Hindi ko naman alam na talagang magiging big deal ito pag nagdesisyon ka ng magpakasal, Claudine. Hindi siya nagpakita ng reaction sa pagpapaikot na ginagawa ni Stella sa kanila ni Bojo ng mga sandaling iyon. Tiningnan niya ang binata pero nakatitig ito sa pinsan niya na talagang di hamak na mas maganda kaysa sa kanya. At sa itsura nito ngayon, walang mag-iisip na nanggaling ito sa mahabang biyahe. Hindi tulad ng dumating siya noon na pati yata mga dahon ay dumikit sa kanyang buhok. You're free to go. Kung hindi mo pa alam, darating na si Martin within the week. Kaya ako nagpursiging hanapin ka para magawa mo na ang mga kailangan mong gawin bago siya umuwi. Claudine, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi siya tumugon. The last few days, nakalimutan na niya si Martin. It seemed her life in the city was something unreal at ang buhay niya sa Karada ang tunay na fairy tale para sa kanya. Pero ngayong naririto na si Stella, she was jolted back to her reality. At ang reality ay si Martin at ang kasal niya rito. Thank you. Tiningnan niya si Stella, pagkatapos ay si Bojo. Hindi sinalubong ni Bojo ang tingin niya. Parang may kamay na lumapirot sa puso niya sa ideyang hindi siya maipaglaban nito o ayaw siyang ipaglaban nito. Naroroon ito, ito ang mahal niya. Pero bakit parang malaking pader si Martin sa gitna nila at hindi niya iyon matibag? Nagsisimula pa lang sila. At ngayon pa dumating si Stella. Ito lang naman ang kailangan ko rito kaya ako nagtagal. Kung alam ko lang na malalagi ka sa alanganin dahil may problema rin pala ditong asawa ko, hindi na ako nagpatagal pa sa Maynila. I'm really very sorry. Alam naman niya na hindi valid pero masakit pa rin sa pandinig niya ang sinabi ni Stella na asawa ko sa pag-refer nito kay Bojo. Sige, wala na siguro akong kailangan sabihin dito. Baka kailangan kayong dalawang mag-usap. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya. Hinintay niyang pigilan siya ni Bojo pagkatapos ay ideklara nito ang pag-ibig sa kanya pero walang nangyaring ganoon. Nanginginig ang kalamnan niya habang naglalakad palabas ng mansyon. Dumiretso siya sa cottage ni Bojo. Nakasunod si Hiling sa kanya. Dumiretso siya sa kwarto niya. Parang nasa North Pole ang pakiramdam niya sa matinding panlalamig na namamanhid sa buong katawan niya. Tiningnan niya ang album na galing kay Stella. Binuksan niya iyon, saka pinagmasa ng mga kuha ni na Bojo at Stella. Nakahuwig na kahuwig niya sa litrato. Kumirot na naman ang puso niya. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit ayaw nitong ipakita sa kanya ang mga litratong hawak nito. Kamukhang kamukha niya si Stella. Mabilis niyang mahulaan na cheap replacement ang nakita nito kaya hindi na ito hinayaang makatakas pa si Stella noon. Ah, parehong may motibo na umiikot sa kanya, pero magkaibang magkaiba. Kay Stella, as an act of revenge. Kay Bojo, in the hope of finding a second chance with someone who resembled her. Sumakit ang ulo at dibdib niya sa kakaisip.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Magulo ang lahat ng dahil sa kanya. Unti-unti nang lumilinaw ang kwento. Kaya bang ipaglaban ni Bojo ang naging relasyon nila ni Claudine? Paano kung huli na't may dapat nang balikan agad sa Maynila ang dalaga kahit ayaw ng puso niya? Saan hahantong ang tagpong iyon? Puso o kalayaan? Nahirapan din ako mga besh ha? Kung ako si Claudine, hindi rin ako makaka-decide agad. Paano ba to? Help! Abangan!